sila ng mga sundalo si Jesus na salubong nila sa daan si Simon the taga Cyrene. Papasok siya sa city galing sa bukid. Pinapasa ng mga sundalo sa kanya ang krus habang nakasunod kay Jesus. Sinundan si Jesus ng napakaraming tao kasama ng ilang babae nag-iiyakan at humahagulgol dahil sa hirap na dinadanas niya. Lumingon si Jesus sa kanila at sinabi, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag niyo akong iyakan. Iyakan niyo ang mga sarili niyo at ang mga anak niyo." Dalawang kriminal din ang inilabas para patayin kasama si Jesus. Pagdating nila sa lugar na tinatawag na bungo, doon nila pinako si Jesus. Pinako din ang dalawang kriminal, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Tatay, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang ginagawa nila." Nagpustahan ng mga sundalo kung kanino mapupunta ang mga damit niya. Nakatayo doon ang mga tao at nanonood. Habang iniinsulto si Jesus ng mga leader ng bayan, sinabi nila, "Niligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang sarili niya, kung siya nga ang Christ na pinili ng Diyos." Pinagtawanan din ng mga sundalo si Jesus. Nilapitan siya at inalok ng mumuranging alak. Sinabi nila, "Kung ikaw nga ang hari ng mga Diyos, iligtas mo ang sarili mo." Meron nakasulat sa itaas niya, sa Greek, Latin at Hebrew, "Ito ang hari ng mga Diyos." Ininsulto rin siya ng isang kriminal na nakapako, "Di ba ikaw ang Christ? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami." Pero sinaway siya ng kasama niya, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Pinarusahan ka din tulad niya. Tama lang na parusahan tayo dahil sa mga ginawa natin, pero wala siyang ginawang masama ang taong ito." Sinabi pa niya, "Jesus, huwag mo akong kalimutan pag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayong araw na to sa paraiso."